Do's and don'ts sa pagte-take ng glutathione. What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. For those who are new here, hi, my name is MJ Garcia Perez, and I create videos about skincare and lifestyle, and if that is something that interests you, don't forget to like this video and subscribe. Alam nyo naman, sobrang tagal talaga, guys, na wala akong review ng glutathione, mahigit 1 year ata, na hindi ako nag-review ng bagong brand ng glutathione. And when I reviewed Necothion, guys, dito sa YouTube, pati sa TikTok, pati sa Facebook page ko, ang daming questions talaga na parang ako, napaisip ako, hindi na, ganito na ba, hindi ka-updated yung mga followers ko about sa mga dapat at hindi dapat na gagawin ng glutathione, kasi marami silang tinatanong sa akin. Kaya naisipan ko, gawin ko na lang yung video na to, parang isang upuan lang, and yung parang pinaka-basic na dapat hindi natin dapat gagawin kapag nagtitake tayo ng glutathione. Disclaimer lang po, I am not a doctor, I am not a medical practitioner. If you have any other questions, guys, it's still best to consult your doctor. Which leads us sa number one sa mga do's natin, guys. If you are taking medication, kung meron po kayong sakit, kumiinom kayo ng mga gamot, it's still best to consult your doctor first kung pwede po kayong mag-take ng glutathione. Sobrang important yan. Huwag tayo basta-basta sasabak, guys, na iinom ng glutathione kung alam mong may mga ibang gamot ka palang iniinom, may maintenance ka, or meron kang sakit. Guys, magtanong muna tayo sa ating doktor, okay? Katulad ko, guys, whenever magte-take ako ng bagong brand ng glutathione, and by the way, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, sa mga bagong viewers natin, I'm taking glutathione since 2009, so medyo matagal-tagal na po. And every time na magta-try ako ng bagong glutathione, kapag nagpapacheck up ako, sinasabay ko na itanong sa doktor ko kung pwede ba akong uminom ng glutathione, at pinapayagan po niya ako. So number one yun, guys, again, kung magte-take po kayo ng ibang gamot, kahit anong supplement or gamot pa yan, kung kayo po ay buntis, breastfeeding mom, kung meron po kayong sakit, itanong nyo po muna sa inyong doktor kung pwede po kayong mag-take ng glutathione brand na gusto nyong i-take. Number 2 naman sa mga do's natin is dapat po natin i-follow yung recommended dosage ng glutathione brand na iniinom natin. Ayan, sobrang important yan kasi alam nyo, guys, napansin ko ang dami nagko-comment na ako dinadagdagan ko inom ng glutathione, sinasabi nila para mas maganda yung effect. Guys, i-follow po natin yung recommended dosage. Hindi po siya ganun nag-work, okay? Hindi porket siguro ko ang recommended dosage lang, 1 to 2 capsules a day, gagawin mong 4 para feeling mo mas magiging effective siya, mas makikita mo na agad yung effect ng glutathione sa'yo. Hindi po, guys. Maaaring makasama po sa atin yan, okay? Yung mga supplements po, yung mga gamot na iniinom natin, kaya po sila may recommended dosage, is yun lang po yung allowed na i-take ng body natin based po sa bawat brand na iniinom natin. Yun lang po yung ideal na dapat na kukonsume natin na supplement per day. Kaya mahalaga po na ipa-follow natin yung recommended dosage. Katulad nitong Necothion, guys, yung recommended dosage na to is 1 to 2 capsules a day. So hanggang 2 capsules lang po dapat yung iinom natin per day, hindi pwedeng 3, hindi pwedeng 4. Wag po tayong makulit, guys, okay? Yung 1 to 2 capsules, guys, it is enough na, believe me, especially kung maganda talaga yung quality ng glutathione na tinatake mo. And may tanong pala sa akin, guys, kung 1 to 2 capsules daw ba yung recommended dosage ng Necothion, pwede daw ba niyang inumin sa umaga yung isa and then sa gabi yung isa? Yes, pwede po. Or may nagtanong din, pwede daw bang inumin siya ng sabay ng dalawa? Yes, pwede din po. Kung makakalimutin kayo, guys, yes, pwede nyo naman silang inumin ng sabay na. Kasi nga, minsan, sobrang busy na natin, di ba, nakakalimutan minum sa gabi, ganyan. So, pwede nyo na silang pagsabayin. Pero ako, mas mare-recommend ko, guys, na i-separate dose nyo sila. Isa muna sa umaga and isa sa gabi. Kasi napansin ko, ha, based lang sa experience ko, mas maganda and mas effective siya kapag ganun yung ginagawa ko. So, uulitin ko po sa inyo, huwag pong matigis ng ulo ninyo, okay? Huwag nyong i-overdose ng glutathione ang inyong katawan. Follow the recommended dosage because it will work, believe me. Number 3 sa mga do's natin is, of course, sobrang importante nito, guys. Try to improve our lifestyle. Sobrang halaga po na healthy yung ating lifestyle kasi hindi tayo pwede mag-rely lamang sa mga supplements or sa mga food supplements na iniinom natin. Dapat tayo mismo tinutulungan natin sarili natin para mas maging healthy tayo. That way, mas magiging effective din po yung kahit anong food supplements na iniinom natin. Kung meron kang bisyo, iwasan mo muna yan. Try to eat green leafy vegetables, fruits, guys. Drink lots of water, magpahinga tayo pag sobrang pagod na, and make sure na meron kang 6 to 8 hours of sleep or rest every day. Sobrang halaga po nun kasi
Guys, alam nyo, kapag stress tayo, kapag puyat tayo, kapag marami tayong bisyo, tas napaka-unhealthy mga kinakain natin, dun po nagsa-start mag-deplete, guys, yung natural glucose tayo ng ating katawan. And kapag kaganoon din yung lifestyle natin, medyo nahihirapan po yung system natin ay absorb na yung kahit anong supplements na tinetake natin. So make sure, guys, natutulungan po natin kahit pa unti-unti lang, hindi naman kailangan na biglang i-change mo na agad, kasi mahirap din naman, guys, 'di ba, na maging kunyari bad yung lifestyle mo or parang hindi maganda yung lifestyle mo, biglang magiging healthy lifestyle ka na. Medyo mahirap din naman talaga 'yon, I understand. Kaya naman gradually, isa one by one, guys, try nating magsubok na para pa-healthyhin pa yung lifestyle natin. So yun po yung mga do's, yung mga very basic na kailangan nating malaman. Now pumunta naman tayo sa mga don'ts. Number one, connected po ito sa healthy lifestyle. Iwasan po natin or stop na talaga natin yung ating mga vices. Kung ikaw ay smoker, kung ikaw ay heavy drinker, everyday umiinom ka talaga, lagi kang puyat. Ayan, guys, stop na po natin yan. And katulad sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, pwedeng hindi natin siya bigla-bigla tatanggalin. Of course, napakahirap din naman talaga. Ako din, smoker ako before, and unti-unti ko siyang tinanggal sa system ko na parang nag-decide ako na ayoko na talaga. And guys, madalas din ako uminom dati. Lalo nung high school and college, talagang as in everyday umiinom kami ng mga barkada ko. And nung nagtatrabaho na ako, naisip ko hindi siya healthy for me. Kaya unti-unti, guys, binawasan ko muna, binawasan ko hanggang totally bigla ko na siyang tinanggal sa buhay ko. Ngayon, hindi na po ako nag-smoke ng traditional cigarette at hindi na rin ako umiinom ng alak. Kasi yung mga vices na yun, guys, malakas siya makasira ng liver natin, ng mga organs natin. And yung liver pa naman natin, guys, siya yung naturally nagpo-produce ng glutathione sa katawan natin. So kapag damage yung liver natin, mahihirapan talaga siya kahit uminom ka pa ng glutathione. Kung malala yung bisyo mo sa pag-inom ng alak araw-araw, baka hindi din talaga siya mag-work. Sayang lang naman. Number two sa mga don'ts natin is don't expect immediate result kapag nagtitake po tayo ng glutathione or any other food supplements, guys. Hindi po siya nag-work na yung iba kasi 1 week pa lang nagtatry, naiinip na, sinasabi wala naman daw effect sa kanila, ganyan. Iba naman 1 month pa lang, gusto nila talagang bongga na effect sa skin nila, nakikita nila na pumupusyaw na sila. Guys, hindi po ganun nag-work, okay? Based on my personal experience, bilang ang tagal-tagal ko na nagtitake ng glutathione, nung nagsastart ako, guys, nung hindi pa ako mapusyaw talaga, nung hindi ko pa nababalik yung kulay ko na mapusyaw, ang makikita mo talaga effect ng glutathione sa skin whitening, kung yun yung after ka, within 3 to 6 months ng continuously paggamit sa product. Okay, never akong nag-review dito ng after 1 week maputi na ako, after 1 month maputi na ako. Hindi po siya ganun nagwa-work. And believe me, yung mga brands na nagpa-promise ng immediate result, hindi po totoo yan, guys. Huwag po kayo maniniwala dyan. Wala po talagang ganun. So be patient, guys. Huwag tayong agad atat makita yung resulta ng food supplement na iniinom natin or ng glutathione na iniinom natin. Trust the process, guys. As long as maganda yung quality ng glutathione na iniinom mo at FDA approved siya, you should be good. And lastly, guys, sa mga don'ts natin is huwag tayo agad sabak ng sabak, okay? Hindi porket nakita natin na maganda yung review ni ganito, isasabak na tayo agad. Is bibili na agad tayo, papabudol na agad tayo, di ba? Guys, still best to do your research first. Kung may bago kang gustong product na itry, especially supplement, mas maganda magbasa tayo ng mga blogs, mag-research tayo about sa kung ano ba yung mga ingredients nung ititake natin na supplement. Most especially, guys, iniinom natin yan, diba? So mahalaga na alam natin bawat ingredients na iniinom natin, kung safe ba siya sa atin, kung di ba siya magkakaroon ng ibang reaction sa katawan natin. And also, manood tayo ng mga reviews. Hindi yung isang review pa lang nakikita mo na maganda, okay, bibili ka na agad. Guys, make sure to do your research first para at least mas knowledgeable kayo about the product. So yun lang, guys, yun po yung mga do's and don'ts, yung mga basic na kailangan natin malalaman kapag magtitake tayo ng any other glutathione brands. Kung meron po pa ibang questions, i-comment nyo na po dyan sa baba and I'll try to answer it. Ayun lang, maraming salamat, my vanity friends. Sana po ay marami kayo natutunan sa video natin for today at na-enjoy nyo po ito. If you did, don't forget to like this video, subscribe, and follow me on all my social media channels, all at MJ Garcia Perez. Maraming salamat, my vanity friends. God bless us always, and as usual, you guys are really, really awesome. Bye!